Hello mga ka-tradesman, sa bidyong ito ay magre-refer tayo ng leak sa linya. So ito po yung kanyang leak. Ang nangyari po dito ay nasagi daw nung may dumaan. Hindi siguro ito nakita kasi walang ilaw. Kinakalawang na din tong GI pipe niya kasi mga 20 years na itong ginagamit. Ang gagawin natin ay ididikit natin yung pipe sa dingding para hindi na siya sagabal pag may dumaan. Then papalitan na natin yung pipe ng PE pipe para hindi na kalawangin. So wala nang intro mga ka-tradesman, na magsimula na tayo. Una natin gagawin mga ka-tradesman ay putulin muna natin dito gamit ang hakso. Pagkatapos ay dito naman sa baba. Pag naputol na siya ay magma-manual thread tayo dito para malagyan natin ng GI elbow. So naputol na siya mga ka-tradesman. Kinain na talaga siya ng kalawang. I-try muna natin itong tanggalin yung nipple niya gamit ang pipe wrench, baka magamit pa natin itong elbow. Hindi na rin naisalba yung elbow kasi kinalawang na rin. So proceed na tayo sa pagputol dito sa may baba. Naputol na mga ka-tradesman, so magsisimula na tayo mag-thread. Then gumamit tayo ng pipe wrench para sa kanyang handle. Pagkatapos natin mag-thread ay nilagyan natin ng GI elbow. Then nilagyan ko muna ng PVC plug para hindi masayang yung tubig. Then yung butas niya ay lipat natin sa gilid para sa sentro na siya lalabas doon sa loob. So tingnan muna natin sa loob yung posisyon niya. Ito yung original posisyon ng gripo. Ililipat natin dito sa gitna. Tsaka may leaking na rin to. Dito tayo magbubutas. Nabutasan na mga ka-tradesman. So ang gagamitin nating pipe dito ay PPR pipe, yung papunta sa may gripo niya. So dito naman ay PE pipe, papunta dito sa may elbow. Bago tayo magpatuloy ay pakiclick muna yung subscribe button. Alright mga ka-tradesman, ay kabit na natin yung nipple niya, tsaka higpitan ng maigi. Ikabit na din natin yung pipe na papunta sa may butas, tsaka nilagyan ko muna ng PVC plug para hindi mabasa yung cellphone natin mga ka-tradesman. Ito na yung finished product mga ka-tradesman. So naikabit na natin yung PPR. Then nilagyan ng coupling sa dulo para sa kabitan ng gripo. So lagyan na lang ito ng grout o simento para hindi siya gumalaw. Then itong pipe na to ay aalisin. Tsaka okay pa naman itong gripo, ito na lang gagamitin natin. Yun lang mga ka-tradesman. Subscribe!